So our lesson for today is module 4, which we will be discussing about body mechanics and transfer of patients. So body mechanics, so this is a branch of physics that deals with the use of the body or body movements with the application of physics. Okay, so in our book it is defined as the way in which the body moves and maintains balance while making the most efficient use of all its parts. So bakit na kailangan na we practice or observe body mechanics? Okay, so the following are the reasons why. Okay, una, for us to have or to become efficient and save or conserve our energy. Okay, so in doing so, we will have control, perfect control and balance. Then, syempre, number two, effectiveness. And all the things that we do in our work sa clinical setting. So, kailangan, hindi lang tayo basta effective, kung hindi efficient din. Okay? So, pag sinabi nating efficiency, doing the right things the right way, di ba? Tapos, pag-effectiveness naman, doing the right things. Okay? And accomplishing them. And then, the third reason is for us to decrease risk of injury. Okay? Para mabawasan natin yung risk pa lang yung pinag-uusapan natin. Kasi, in everything that we do, particularly when dealing with patients, kahit na hindi tayo nagdi-deal sa patients, merong itong kaakibat na risk. Okay, kaya nga sa mga workplaces, may mga pinapatupad na occupational safety, occupational health and safety protocols. Okay, so paano mababawasan yung risk of injury sa pamamagitan ng reducing stress and strain? Stress and strain saan? Sa ating mga muscles. And of course, kapag nabawasan yung ating risk for injury, syempre, safety for ourselves and for our patients. In the discussing or in learning body mechanics, meron tayong mga certain terms na kailangan maintindihan. The first term that we should understand is the base of support. Okay. So the base of support is the foundation on which our body rests. Okay. So kung makikita nyo sa image, okay, mayroon tatlong variation niya ng base of support. Okay, our normal base of support, which is our both feet ay parallel. Okay? Parallel lang yung kanyang yung both feet. And then yung pangalawa is wide base of support, meaning it is larger or wider than the normal. Okay? Most probably 8 to 10 inches. And then of course, the narrow base of support. Okay. So, saan natin, or what is the relevance of the base of support in body mechanics? Okay. So, the base of support provides stability and balance.
Okay. So the wider the base of support, the steadier our balance is. Diba? Kung makikita nyo naman, compared dun sa narrow, okay? Compared dun sa narrow na an example natin ay yung ballet dancer or ballerina. So, mas stable sa balance itong wide of itong wide base of support compared sa narrow base of support. Example, when we are riding a train, so, pag tayo ay nakatayo sa loob ng train, okay, kapag tayo ay nakatayo na narrow yung ating base of support or kahit na normal yung ating base of support, hindi tayo ganun ka-steady yung balance natin. There are chances na matutumba tayo kapag hindi tayo nakahawa. In contrary with a person with or utilizing wide base of support when riding a train, kahit hindi siya nakahawak sa railings ng train, maaari niyang ma-maintain yung kanyang position nang hindi siya natutumba. Okay? So, that is the first concept in body mechanics. And the second one is, malaulit si base of support. Center of, teka, tama. Yan. Mamaya natin yung ano, may kadugtong pa pala. So, narrow bases support characterize unstable and mobile system. And wide bases of support, stable system. In transferring a patient, the health professional must establish a stable base of support. Hey, siyempre, anong consequence kapag narrow yung base of support natin, hindi siya hindi siya stable, di ba? So there are chance na matumba tayo kasama natin yung pasyente. Kaya nga, kailangan wide yung ating base of support. Okay? Kasi if not, hindi lang injury sa pasyente, kundi injury pati. O hindi lang injury para sa atin, kundi nadadama yung pasyente. And that constitute negligence. Diba? Okay? Then center of gravity. Okay. So, we are all aware that gravity is present. Okay. Kasi we are on the earth. Nasa earth tayo and therefore, we are governed by the earth's gravity. So, every movement requires energy to overcome the force of gravity. Okay? So, ano naman po yung center of gravity? So, the center of gravity is a point which the mass of any body is centered. Ang center. Okay? So, when a person is standing, the center of gravity is at the center of the pelvis. So, more or less nandito. More or less nasa S2 or nasa second sacral bone. Okay? So ito, what kind of base of support? Narrow, wide, or normal? Narrow. Okay, very good, narrow. Okay. So, of course, the center of gravity is a hypothetical point lang.
There's no such thing naman talaga na nakamarka sa bawat body na ito yung center of gravity. And the center of gravity, ito ay nababago depende sa position ng tao or ng object. Okay? So, moving heavy objects is relatively easy and safe if the object is held closer to the mover's center of gravity. So, yan. Unti-unti nakikita natin na yung body mechanics. So, ito isa na to sa principle ng body mechanics na kapag tayo ay mag-carry or maglilipat ng mga bagay, diba, it is much easy for us to carry, halimbawa, a particular, let's say, box na malapit sa ating body or sa center of gravity compared sa naka-extend yung kamay natin, buhat-buhat natin yung box. Diba? Mas mahirap naman yung extended arms. Okay? So, stability can be achieved when the center of gravity is over its base of support. Okay. So, doon sa picture na nakikita natin, even though that it is above the base of support, nonetheless, the base of support is narrow. Kailangan natin na i-widen yan. At the same time, hindi lang basta widen, okay? At times, kailangan na nakabend yung knees, okay? In order for us to decrease the distance between the center of gravity and the base of support para magkaroon lalo ng mas steadier na na balance. Okay? So, instability results when the center of gravity moves beyond the boundaries of the base. Okay? So, kapag ang ating center of gravity daw ay nawala sa boundaries ng base of support, so magkakaroon tayo ng instability when it comes to our balance. So, for safe and stable lifting, the center of gravity must always be over the base of support. Okay. So, paano yung sinasabi na instability results when the center of gravity moves beyond the boundaries of the base? So, example nito, kapag pupulot ka ng isang bagay and you will bend on your waist, okay, so the center of gravity ay mawawala doon sa itaas ng base of support. So there are may tendency na matumba ka compare sa kapag pupulutin mo yung isang bagay na nasa sahig na magbe-bend ka ng knees. Okay? By bending the knees, yung center of gravity mo ay above pa rin the base of support. Okay. So there are 8 rules of body mechanics. Okay, the first one is to maintain a broad base of support or a wide base of support. So approximately 1 feet. Pero 8 to 10 inches apart. Or 1 foot slightly forward. Weight balance on both feet and pointing toes in the direction of the movement. Okay? So, ito yung first na rules ng or rule ng body mechanics. So, yung example niya is yung or yung image na na-example is isang toddler na nag-uumpisang maglakad. Okay? So, kung mapapansin natin sa mga nag-uumpisa pa lang maglakad ng baby or mga bata, diba? Pag sila ay tumatayo, anong itsura ng kanilang feet,
magkalayo talaga, di ba? Malawak yung base of support nila. So, yun yung pinapahiwatig na connection ng picture dun sa ating rule number one. Okay, next rule is bend at the hips and knees, not on the waist. Okay, and keep back straight. Okay? So, ganyan ba kayong magbuhat? Alin ba dyan sa dalawa? Okay? Bending at the waist or bending at the hip and knees. Okay? So, kapag sa waist tayo nag-bend, may strain yung ating back. Okay, next is use the strongest muscles, that is the shoulders, upper arms, hips, thighs, and not the back muscle because they are weak. When lifting a particular box or an object. Okay? So, again, kung makikita nyo, kayo nag-bend sa hips, sa knees, and then the object is close to the center of gravity. And at the same time, kung mapapansin nyo, wide yung kanyang base of support. Okay? Okay, number four. Use your body weight to help push or pull. Okay? But in general rule, pushing is better. When possible, push, slide, or pull rather than lift. Okay? So, ganun yung ginagawa natin sa pasyente. Okay? Konting lift lang, pero ang motion natin is ini-slide lang natin yung patient from the stretcher or gurney to the x-ray table. Okay, next, number five. Carry heavy objects close to the body. Okay? So, same rationale as before. So, you must carry the heavy objects closer to your center of gravity. Okay? Kasi pag nilayo mo, mabilis kang mangangalay, mabilis mawawala ng strength yung iyong arms. Okay? Mawawala, magkakaroon ng strength sa iyong mga muscles. And then next, okay, avoid twisting the body. So yan, kung kailangan nating ipasa ang isang object, ang isang heavy object, we must avoid twisting the body. Instead, we must turn our body. Ikagalaw natin yung body natin. We will turn it towards the side na kung saan natin i-transfer yung object. Hindi kailangan na i-twist. By twisting, again, our body will undergo strain and our muscles will be stressed. Okay? So avoid bending for extended periods. Okay? So avoid bending for extended periods. Though, when lifting, we bend our knees, but we should not prolong. We should not prolong the bending of knees. And we only bend our knees when necessary or when we needed to. Lalo na kapag tayo ay nagbubuhat na mabigat. Okay? Kasi na-strain naman kapag nakabend tayo, like yung pinapakita sa image na may dala. So na-strain naman dyan yung ating muscles sa ating leg.
mga leg muscles natin, such as the calves, the gastrocnemius, and okay. Then finally, if the person or object to be lifted or to be transferred is too heavy for you to lift, okay, ask for help. Okay. Huwag pilitin kung hindi naman kayang buhatin. Okay? Kapag pinilit, it may result into accidents or injuries. Okay? Do you have any questions? Okay, so, kung wala na questions, evaluate yourselves. Kung dyan sa mga picture na yan, alin ba yung ginagawa nyo nito, I mean, paano nyo ba ginagawa yung mga bagay? Okay? See? Sorry, mali ako doon sa number one. I mean, mali pala ako lahat sa lahat. Mali ako sa lahat ng label. Baliktad. Ngayon ko lang napansin. Anyhow, baliktad siya. So, lahat ng first ay incorrect. Lahat ng second image ay correct. Okay. So, ayun. Isa-isay natin. Okay. So, dito, nag-bend siya sa kanyang waist. Diba? So, incorrect. Same dito. Nag-bend sa waist. Okay, dito naman, ito dapat yung correct posture. Okay? Nag-bend sa knees. Wider yung kanyang base of support. Okay? Okay, dito kahit na medyo wider yung base of support, but then again, sa waist siya nag-bend. So, may strain yung kanyang lower back. Okay? So, dito, ano bang ginawa niya dito? Kikinuha niya yung object. Okay? So, hindi ko maintindihan kung dalawang to. Ito, nag-twist yung body. So, incorrect yung pag-twist ng body. So, pwede siyang mag-turn towards a particular direction para ipasa yung object. And ito naman yung carry yung object, di ba? Away from the body, closer to the body. So, this is incorrect. And this is the correct one. Kaya, again po, wag malito, nagkamali lang, typographical error. Lahat po ng second image, yun yung correct, at yung first image, yun yung incorrect. Okay? So, kung wala pong question, we will proceed to the transferring of patients. Okay? So, nabasa nyo ba sa book yan? Nabasa nyo ba sa book? Wala po kami. I mean, kung ano. Wala yung book. Wala yung PDF. Wala rin po. Wala yung PDF. Sige. Anyhow, so sige. Mamaya natin pag-usapan. Okay. So, patient transfer. Okay, there are three types of patient transfer. By gurney or by stretcher. Okay, the second one is by wheelchair. And of course, the third one is by ambulation. So, sa ambulation,
mag-assist lang tayo dyan. Okay? So, medyo mahaba-haba ito. Okay? So, first, transfer by gurney. Okay. So, pag sinabi natin gurney, stretcher, ano pa ba? Ano pang tawag? Gurney. Okay, basta yun. Isa yung ibig sabihin nila. Okay? So, when a patient is moved from a gurney to a radiographic table or vice versa, patient of great care must be taken, okay, in order to prevent injury. Okay, bakit? Laging yan yung sinasabi. Kasi remember that our patients are sick, suffering from illness or disorders. Okay, hindi naman sila mapupunta sa hospital kung wala silang nararamdaman. Okay? Or wala silang karamdaman. So if the patient is unconscious or unable to cooperate in the move or for transfer, okay, so kailangan well-supported yung mga body part ng pasyente such as the spine, the head, and the extremities. Alangan naman na magta-transfer ka ng pasyente, nakalawik yung kamay niya sa gilid, diba? So it will cause injury. Baka mamaya, magka-dislocation or fracture pa yung pasyente. Or if not, maging way yun na maulog yung pasyente. Okay. Same goes with the spine and the head. Okay, kung walang support yung head, so anong nangyari? Nakatingala yung pasyente, nakalawit yung head sa, let's say, kung saan na, kung ano man yung gagamitin na parang transfer. So, it may cause fracture sa neck. Diba? So, maraming possible na risk when a patient is transferred or when you are transferring a patient from a gurney to the x-ray table or vice versa or from the wheelchair to the x-ray table. So, for convenience and safe way, okay, healthcare professionals are using sliding board or tinatawag din yung sliding board na pad slide. Or actually, pad slide pala is trade name. So, patient slide or sliding board. Or a sheet of linen, okay, to slide the patient from one surface to another. So remember, slide ha. Though may lifting na nangyayari konti lang yung lift, pero sliding pa rin yung motion na ginagawa. Okay, so general consideration. Okay, we must observe when transferring patients from the gurney to the x-ray table or from the x-ray table to the gurney. Okay. So first, give assistance only to the patients who needs it. Or kung kailangan, kung mas nakikita mong magbibigay ka ng comfort and safety sa pasyente, dahil sa or sa pamamagitan ng pag-assist, then do so. Kasi there are patients naman na sasabihin sa iyo, kaya kong lumipat ng table, pero pag tiningnan mo naman or based on your observation, baka may possible na accident na mangyari. So better na offer your assistance. Okay? So ano, example diyan yung mga lasing na pasyente, eh, sasabihin nila, eh, kaya ko yan, kaya kong lumipat. Pero syempre, alam naman natin na drunk patients are may issue sa balance, di ba? And then, yung kanilang orientation ay impaired. So, we must offer assistance in transferring them from the table to the, from the gurney to the table. Then always transfer a patient
across the shortest distance. Okay? So ang ibig lang sabihin, yung gurney at yung x-ray table should be right beside each other. Kailangan walang space, walang espasyo. Kasi kapag may space, so anong mas malayo, may distance na between the gurney and the x-ray table. And again, that distance may result to injury or accident. Okay, number 3. Ito ang kailangan lang yung tandaan. Kailangan nakalock ang wheelchair, nakalock ang gurney or bed bago mag-start yung transferring. Okay? Lagi yung lagi yung dapat yung unang ginagawa. Let's say, dumating yung pasyente, let's say from ER, so the first thing that you should do is to check whether the lock doon sa wheels ng bed or ng gurney or stretcher ay naka-lock. Kung hindi, well, ilock mo. Okay? It should be locked on all sa lahat ng ng wheels. Okay? So yung ibang beds naman or gurney, may isang control lang para sa lahat ng locks. Okay? While others have locks or kailangan mo pang ilock individually. Okay, so generally it is better to move the patient towards his or her stronger side while assisting on the patient's weaker side. Okay? So another isa sa kailangan ng tandaan. Okay? Kapag alam natin kung may weaker side ba or stronger side ang pasyente, so we should always do this. Okay? Na we should move the patient towards their stronger side. At ang i-assist natin ay yung weaker side ng pasyente. Okay, next. The patient should wear shoes for standing transfer. Okay, standing transfer? Okay, sa wheelchair. Transfer ng wheelchair. So, yan. Or ambulatory transfer. So, kailangan naka shoes, okay, or slippers para hindi siya madulas. And of course, to provide comfort na rin sa pasyente dahil yung sahig ay malamig. Then, number 6, inform the patient of the plan for moving and encourage them to participate or to help. So, syempre, bago nyo i-move ang pasyente, kailangan magpaalam sa pasyente at kailangan alam ng pasyente kung paano siya ililipat. O dapat sabihin sa pasyente yung steps na gagawin natin sa paglipat sa kanya sa from the gurney to the x-ray table. Okay? So, number 7 is to give patient a short and simple commands when the patient or to help the patient achieve or to accomplish the transfer or move. So mamaya may mga commands na step by step when it comes to transferring the patient from
the wheelchair to the X-ray table. Okay? Okay, so in transferring by gurney, so diba sabi nga natin kanina, there are two ways. By using a sheet or by using a sliding board. Okay. So itong una is yung tinatawag natin na sheet transfer. Okay, the first thing to do is to place the sheet on the table with the fold against the patient's back. Okay. So paano ba ginagawa yan? Una, kukuha ka ng sheet or ng linen, and then you will fold the linen sa center, sa kalahati niya. Okay? And then, pagkatapos mo i-fold yung sa kalahati, yung fold, kung nasaan yung naka-fold na kalahati or half, yun yung ilalagay mo sa back ng patient. Habang yung katulong mo na magta-transfer ng pasyente ay inaangat yung pasyente o yung likod ng pasyente. As you can see dito sa yan, dito. So, di ba, inangat nila yung, the patient is in supine position, pero inangat nila, ni-roll nila towards dun sa healthcare provider yung pasyente. At ito naman yung linen, ito yung tupi, tinupi sa kalahati. Okay? Tapos ito yung naka-unfolded na kalahati. Okay, so yung folded na half, so yun yung malapit sa back ng pasyente. Siyempre, yung itong ano ng pasyente na to ay ano mangyayari? Pag binaba yung pasyente, so mapupunta na doon sa likod. Naipit na siya. Okay. Then, ang pagkatapos, okay, take the top half of the sheet and roll it against the patient. Okay, so, ganoon ang mangyayari. So, isisiksik doon sa ilalim and then ibababa yung pasyente, tapos, iro-roll uli yung imumove uli yung pasyente towards doon naman sa side nitong isa na to. Tapos yung folded half, ma-expose doon sa kabilang side and then i-unfold naman doon sa kabilang side yung naka-fold na. Okay. Okay? So, ganito yon. Ina-unfold na dito sa kabilang side. Okay? Okay, so ganyan yung itsura niya. So, sa madaling salita, yung linen dapat ay naka-stretch out na sa buong, makakover na yung buong pasyente ng linen. Okay, so, sir, paano po siya ita-transfer? Kung mapapansin nyo, dalawa yung or tatlo yung healthcare provider. Diba? So, i-slide lang yon from the stretcher towards the X-ray table. Okay? So, paano yung magiging transfer? Yung, again, sabi natin kanina, kung mayroong stronger or weaker side. So, yung weaker side yung i-assist na healthcare provider. Okay. So, let's say, dito sa image, sa letter C, halimbawa. So, let's say, na-stretch out na to. Okay. So, let's say, the weaker side ay itong kung saan nandun yung dalawang lalaki. So, dito yung stronger side ng pasyente sa babae.
So let's say i-transfer natin dito yung table or yung stretcher. Okay? So hihilahin ng okay? Hihilahin ng babae yung itong linen na inilagay nila sa ilalim at doon din naman iaangat ng dalawang lalaking healthcare provider doon sa linen din na hinahawakan ng babae, doon sa side nila, ililift lang ng konti para ma-slide papunta sa kabilang or papunta sa gurney or sa table. Na-imagine nyo ba? Or kulang pa sa imagination? Okay, so, syempre, hindi ganyan yung magiging itsura ng healthcare provider na babae. Kasi sasampa siya sa bed. Kasi may bed, meron pang gurney, may stretcher pa yan eh, na katapat ng x-ray table. So, kung hindi abot ng kamay, di ba, bubuhatin nga na kung hindi niya abot, bitin. So, pwede sumampa yung isang healthcare provider na magpupul ng linen doon sa bed or doon sa stretcher. Okay? See, hahanapan ko ng video yan para ma-visualize nyo kung paano talaga yung pag-transfer using the linen. Okay. So, importante kasi yung sheet transfer kasi karamihan sa mga hospitals walang sliding board. So, improvise lang talaga. So, linen yung ginagamit. Actually nga, minsan sa mga hospitals, di ba yung mga stretcher or yung mga bed, meron siya sarili niyang cover, bed cover, di ba? Minsan hindi na yun, hindi na nilalagyan ng sa pin na sheet pa yung pasyente. So, yung mismong bed sheet na yung ginagamit na pang-transfer. Tinatanggal na lang yun dun sa foam. So yun. Yun ang ginagawa nung mga ibang sa mga ibang hospitals. Lalo na kapag kulang sa supplies ang hospital. Okay? So ito naman ay by using a sliding board. So ito yung itsura ng sliding board or pot slide. Okay. So ayan. The sliding board, ayan, ano siya? Very smooth plastic. Okay. At yan ay nilalagay sa ilalim ng pasyente. Okay. So, kung kanina ay tatlo yung nag-assist, pwede na mag-assist ay dalawa lang kapag gumagamit ng sliding board. Okay. So, when using this technique, so kailangan muna, first, ay disinfect the sliding board. Okay? At the same time, isprayan din siya ng anti-static spray if necessary. Okay, then, obtain assistance of one other person if the patient is average size and weight. If the patient is large, three people may be necessary to move the patient safely. So first, move the patient to the edge of the gantry tuloy, gurney. Okay, one person should hold the sheet, okay, that the patient is lying on over the top of the patient. Okay, to keep the patient from possibly rolling off the gurney. So, yung sheet ay hawakan ng isang healthcare provider
papunta sa kanya para hindi mahulog yung pasyente. Then, move the gurney, okay, up against the radiographic table and lock the wheels of the gurney. Okay, so yan. Then, assist the patient to turn into the other side or to one side away from the radiographic table and place the sliding board under the sheet or the linen. Okay? So, kapag ginawa natin yon, magkakaroon na ng creation ng bridge between the gurney and the x-ray table. Okay? Ayan na, naka-bridge na siya. Okay, then place the sheet over the board and allow the patient to roll back on the board, onto the board. So kung kanina, okay, nakataas yung pasyente para may ilagay sa ilalim or naka-roll over yung pasyente, ngayon ibabalik na sa supine position yung pasyente. Kasi nandito, siyempre, ano yan, nandito pa siya. Okay? Tapos, saka ngayon, i-slide yung, okay, yung pasyente over the board, papunta sa radiographic table. Okay? The sliding board will serve as a bridge between the gurney and the radiographic table or x-ray table. So, slide lang yan. Kaya hindi siya mahirap gawin kasi nga sabi nga natin yung gurney, yung patient slide or sliding board yan ay smooth plastic yan. Madulas yan talaga. So, kapag nasa ilalim siya ng linen, yung linen ay madaling mag-slide papunta doon sa kabilang direksyon kung saan hinihila ng healthcare provider yung linen. So, kung mapapansin nyo, hawak pa rin ng dalawang healthcare provider yung linen sa side nila. Ito ay medyo naka-lift, medyo nakataas ng konti habang iniila at inaalalayan, ina-assist ng dalawa yung pag slide ng patient sa papunta dito sa table. Okay? So, okay. So, mapapansin nyo yung gurney, maliit lang siya. Mas maliit pa siya sa single size na bed. Okay? So, kung yung bed nyo ay single size, mas maliit pa siya sa single size. Or yung gurney or yung stretcher. Kaya ang stretcher ay pag hindi siya naka or pag hindi nakataas yung side railings niya, mahuhulog at mahuhulog ang pasyente. Kasi isang galaw lang ng pasyente, hulog na siya sa either side. Okay? So, yung binabanggit ko kanina na kailangan sumampa pa ng healthcare provider ay kapag ang gamit or ang pinanggalingan ng pasyente ay bed. Okay? Meron kasi na let's say from ER usually sa mga malalaking hospital bed na yung ginagamit nila na or pinaglalagyan ng pasyente at hindi yung stretcher lang. Okay? So yung bed ay kasing laki ng or mas malaki ng konti sa regular size na single bed. Okay? Okay, then assist the patient to roll toward the distal side of the radiographic table
So keeping the patient secured by holding onto the sheet on which the patient is lying. And then the person standing on the side of the gurney, okay, will remove the sliding board, okay, under the patient. Then after that, syempre, ititiaya na uli natin yung pasyente into the supine position, and pwede na nating i-position yung pasyente sa position na kailangan natin sa pagkuha ng X-ray procedure. So let's say, kailangan natin pantayin yung pasyente, yung pagkakahiga ng pasyente. So madali na siyang gawin kasi may linen naman sa ilalim, madulas naman yung table. Okay, so madali na siya na i-move kahit one person lang ang mag position na inpatient. Okay? Any question po regarding sa sheet transfer and sliding board transfer? Okay. Kung wala, so let us proceed naman sa okay, so ito ay after na ng transferring. Okay, so kindly take note na lang. So pag babalik sa gurney, same lang na procedure ang gagawin. Okay. Then of course, the linen that was used should be discarded na para mapalitan na yung linen. Now we proceed to transfer by wheelchair. Okay, so tatlo yung i-discuss natin. Standby assist, assisted standing pivot, and two-person lift. So ito ay i-demo nyo kay Dean. Pati yung patient transfer, yung sheet transfer and sliding board transfer. I-demo nyo yung ready by second semester. Okay. So, yan. So again, general considerations. Determine whether the patient has a strong side or weak side. Okay, also assess the patient. Meron ba siyang cast? Meron ba siyang foot deformity? Club-footed ba ang pasyente? Okay? Then, or amputated ba ang pasyente, etc. Okay? Then also check the chart of the patient kung may mga restriction. Okay? At kung mayroong other conditions na maaaring makaapekto sa pagka-transfer ng pasyente. Okay, such as, ayun, weakness, cognitive impairment, yung mga orientation impairment, okay, arthritic condition, etc. So, if the patient has a strong or weak side, always position the patient. Okay, so that the patient transfers toward the strong side. Okay. So kapag naman equal yung strength ng both side, okay, so the transfer direction may be determined by either convenience or space limitation. And in all wheelchair transfer, it should be noted that the wheelchair wheels should be locked and the footrest should be removed or folded away so that they do not become an obstruction for the movements. Okay? Transfer by gurney. Ay, gurney na naman. Sorry, hindi yan by gurney, by wheelchair na yan.
Okay, so ayan. Number one, kailangan laging nakaposition ang wheelchair 45 degrees angle to the table. Okay? And syempre, you should talk to the patient before transferring or before moving. Okay, to determine how much assistance or how much strength the patient can provide. And then ito na yung step by step. Okay. Una, so ito ay provided that the wheelchair is already positioned 45 degrees sa table. Okay, so move the wheelchair foot rest out of the way. Siyempre, kailangan walang sagabal dun sa dadaanan or dadaanan ng mga paa. And be sure that the wheelchair wheels are locked. Ito. Then, provided that you already talked with the patient regarding how would you move the patient, so, ito na yung mga sumusunod. Okay, sasabihin sa pasyente, again, this is standby assist. Okay, ang RadTech naka-standby lang. Okay, so, command, okay, the RadTech will say, sit on the edge of the wheelchair seat. Okay, push down onto the arms of the chair. Okay, so push down do sa armrest ng wheelchair. Okay, pag pinush na yon, so itataas yung kanyang body. Okay, nose over toes and stand up slowly. So nose over toes, ibig sabihin maglilin ng konti. Okay, lampas yung nose sa toes. Then stand up slowly. Reach out and hold onto the table with the hand closest to the table. Okay, so ikaw nagbibigay ka pa rin ng command. Kapag nagawa niya na yan, sasabihin mo, turn slowly until you feel the table behind you. Then, command again, hold onto the table with both hands and sit down. Ayan. So again, dito, standby assist lang tayo. The patient can have sufficient strength to transfer, to move from the wheelchair to the X-ray table. Tayo ay nakaantabay lang in case na kailanganin ng pasyente ng tulong. Okay? Okay, then punta na tayo sa assisted standing pivot. So dito na tayo merong gagawin as RadTech sa pag-transfer ng pasyente. Okay. For patients who cannot transfer independently but can bear weight on their legs, okay, so standing pivot technique is used. So katulad ng nauna, position the wheelchair 45 degrees. Okay, with the patient's stronger side closest to the table. Then if the patient is wearing loose fitting clothes, okay, place a transfer belt around the patient's waist. Okay? So ito yung example ng transfer belt. Ay nilalagay yan sa pasyente. Yan. May mga pwedeng hawakan
ang healthcare providers doon sa belt. Okay, so, ayan na naman. Move the wheelchair footrest out of the way. Be sure that it is the wheels are locked. Then have the patient sit over on the edge of the wheelchair. Provide assistance if needed. Then have the patient, okay, same, push down the on the arms of the wheelchair to assist in rising or standing. So patient's nose over patient's toes. Okay. Then bend the knees. Okay, bend your knees. Okay, keep your back straight and grasp the transfer belt with both hands. Okay, the patient's feet and knees must be blocked to provide stability. Okay, especially for paraparatic and hemiplegic patients. Okay. Then the technologies must block the patient's knees and feet so that patient can bear enough weight to move safely. Okay, so paano daw gagawin yun? Okay, by placing one foot outside the patient's foot while the knee is placed in the medial surface of the patient's knee. Okay. So, pag tumayo na ang pasyente, okay, pwede natin tanungin or kumusta yun ang pasyente kung okay lang, ano na ang laman. Okay. And be wary of signs of orthostatic hypotension o yung biglang nabla-blackout or nahihilo sa biglang pagtayo, orthostatic hypotension. Okay, then when the patient is ready, both of you pivot toward the table until the patient can feel the table against the back of the thighs. Okay. Okay, so ito yung sunod-sunod na illustration. Okay, lagyan tali ang transfer belt. Mag-slide towards the edge of the wheelchair. Then, push down. Okay, armchair. Okay. So, ayan, inangat na yung knees nakaipit sa pagitan ng knees ng ratek. Okay, dito naman, kung makikita nyo, yan, the nose ay lampas sa toes. Okay. Then, ikot na sila, magpa-pivot turn na. Okay, then, ayan. Slowly, upo yung pasyente sa table.
Okay. So, na-gets po ba? Okay. Two-person lift. So, ito na yung mga pasyente na walang kakayahan na or walang lakas yung mga yung lower extremities na kinakailangan buhatin ng dalawa katao. Okay, so, ayan. If the patient is lightweight, so, dalawang tao yung kailangan. Okay, so again, kailangan kausapin ng pasyente. Hindi lang yung pasyente kausapin, pati yung partner mo na magka-transfer sa patient. Okay, kailangan ng verbal planning. And lock the wheelchair, remove the arms rest, and the footrest, etc. Then ask the patient to cross their arms over the chest. Okay? And then the stronger person will stand behind the patient. So behind the wheelchair, reaches under the auxiliary. Okay? As under ng kilikili ng pasyente. And grasp the patient's crossed forearms. And then the second person should squat in front of the patient to cradle the patient's thighs in one hand and the calves in the other, and then command lift the patient to clear the wheelchair and move to the desired place such as the radiographic table. Okay, so ganyan po yung itsura niya. Okay, so yung stronger person nasa back ng wheelchair, back ng pasyente, then yung kanyang arms nasa ilalim ng both axile ng pasyente, then hawakan niya yung forearms ng patient na nakakross. Okay, tapos yung katulong niya ang bahala sa lower extremities with one hand supporting the knees and the other hand supporting the ankle joint. Ay, of course, may mga verbal commands, so let's say pag itataas na or pag tatayo na, so yun, ang magbibigay ng command is the one at the back of the patient. Okay. My question po. Questions? If none, so that ends our lecture for today.